beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Ang bilis ng araw, no, nasa katapusan na tayo ng February at bukas nga ay Marso na. So summer time na. So ayan, mainit-init na talaga ang panahon. Tapos kanina natuwa ako kasi ayun nga, nairaos namin kanina yung scout, yung Boy Scout and Girl Scout na talaga naman sobrang saya. Nakakapagod siya pero masaya. Kasi yung Boy Scout, Girl Scout activity kasi talaga sobrang active. Ang dami talagang ginagawa na medyo challenging. Pero kung iisipin mo, ang saya niya after, di ba? So kanina, naisip ko, sobrang swerte ko talaga sa buhay, no? Dahil sa trabahong ginagalawan ko, sobrang mahal ako ng mga katrabaho ko, sobrang mahal ako ng mga estudyante, sobrang mahal ako ng mga taong nasa paligid ko. And then, masaya lang yung feeling kasi nagtatrabaho ka ng masaya. Nakakapagod yung trabaho, pero kung iisipin mo, napakaswerte mo sa environment pa na sobrang napaka, ano, parang pamilya, ganon. And then, pangalawa, ang swerte ko din sa pagiging vlogger dahil andyo dyan kayo na patuloy na sumusuporta, nagmamahal sa akin, and then ramdam ko yung pagmamahal ninyo, ramdam ko yung suporta. Tapos, ang swerte ko din sa partner ko, kay Nu, dahil may karelasyon ako na sobrang tagal na, sobrang naalagaan ako ng maigi. So, sabi ko nga kanina, habang nasa biyaya ko, ang buhay ko pala tumatakbo sa tatlong part ng sitwasyon. Eskwelahan, vlogging, and then yung bilang ako na may ka-partner. And then, napakaswerte ko kasi parang napoprotektahan ako ng mga taong mahal ako. So, yun. So, thanks God. Napaka-bless ko. So, sana kayo din. Ayun, sana ma-appreciate ninyo at maging masaya kayo kung ano yung meron kayo sa buhay ninyo. And then, pasalamatan natin yung nasa itaas. Sobrang masaya lang kasi parang sobrang protected talaga ng love yung buhay ko. So, yun. And thanks God, diba? Parang, ayun lang, naisip ko lang kanina yun na parang sabi ko, swerte ko naman pala sa buhay. Wala na akong irereklamo, kundi pag-igihan ko na lang kung ano yung ginagawa ko. And then, malay mo, in the future, lumaki yung vlogging ko. And then, magkaroon ako ng mga charity, yung mga ganon. Tapos, ayun, hindi pa natin alam kung ano pa yung plano ng Diyos. Kung ako tatanungin mo, siguro gusto ko talaga magkaroon ng maliit na eskwelahan para sa sarili ko, para sa mga bata. Or gusto ko magkaroon ng training center, mga gano'n na kung saan madidevelop yung mga skills nila. Or alam mo, gusto nila magiging confident yung sarili nila na pwede nilang magamit in the future. So yun, gano'n yung gusto kong mangyari in the future. But ibibigay yun ni Lord kung ano yung direction na gusto niya para sa akin. Diba? And then, ayun. So, sana kayo din, ma-inspired din kayo sa buhay ninyo kung ano yung meron kayo. Dapat happy lang talaga. Kasi ako sabi ko, kontento ako kung ano yung meron ako. Sabi ko nga dati, iniiyakan ko yung pandemic. Pero sabi ko, after naman ng pandemic, nakita naman natin na nairaos natin to lahat ng bonggang-bongga. And thanks God talaga. Kasi lumalaban pa tayo sa mga ganitong sitwasyon. So sana kayo din, huwag kayong mawawala ng pag-asa. And then, dasal lang talaga ang kailangan ninyo. At magtiwala kayo sa Panginoon. At huwag kayong gagawa ng kahit anong bagay na ikasisira ng kapwa ninyo o sa ibang tao. So mag-focus kayo doon sa sarili ninyo. Huwag kayong mainggit. Huwag kayong maghangad ng sobra na hindi ninyo kaya. And then ayun, laging magpasalamat sa Diyos. So yun! At syempre, dahil mahal ninyo ako, marami akong hinanda sa inyong chika na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga tatalakayin natin ngayong araw na to. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika.
At para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Gloria Diaz at saka si Michelle D. Magiging judge para sa Miss La Union. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Edi bongga. So, alam mo, ang pagiging judge kasi, lalo na dito sa Miss La Union, nako, alam naman natin yung pageant nila. Sobrang panalo talaga. Sobrang malaking pageant. But ngayon, parang feeling ko walang Miss La Union sa Miss Universe Philippines, no? So, yon. So, kung ako, ay nako, bongga to kasi may Gloria Diaz sila at may Michelle D sila na parehas nag-compete sa Miss Universe. At hindi lang yon, ang kanilang host, kung hindi ako nagkakamali, si MJ Lastimosa, si Nicole Gordobes, tatlo eh, saka may isa pa. Ah, nakalimutan ko kung sino yung iba. So yon, so ang bongga lang talaga ng pageant ng Miss La Union. Sana makakuha sila ng kandidata na magsha-shine sa entablado ng national pageant in the future, di ba? So yon, at eto nga si Gloria Diaz, nagsalita na rin siya nung nakaraan sa interview niya kay Boy Abunda. Ang sinabi kasi kung saan ayon ba siya dito sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. Ang sagot niya talaga, ayaw niya talaga ng transgender sa Miss Universe. Ayaw niya ng mga kung ano-ano mga sinasama kasi naniniwala siya ang Miss Universe ay isang pageant na talagang prestigious na para lang sa mga babae, para lang sa mga Miss. Miss talaga at dapat daw hindi daw dyan nakahalo yung may asawa. Dapat daw to ay nasa ibang pageant. O oh, diba, nakakaloka talaga. Si Gloria Diaz na ang nagsalita niya. So doon nawindang ako. Kaya alam, parang tama naman talaga siya sa lahat ng sinasabi niya. At bilang Miss Universe, natural, hindi siya matutuwa kung ano yung mga merong-merong diversity yung pinaghalo-halo dito sa pageant ng Miss Universe. At kahit di naman ako, kung gusto nila sana, gumawa sila ng another pageant para doon. At ganun din yung sinabi ni Gloria Diaz, di ba? So yon, so Miss Gloria Diaz na yon. Galangin natin kung ano yung kanyang opinion, o, diba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo si Catherine Espin, Miss Earth 2016, manalo kaya dito sa Miss Universe Ecuador, lalo na alam nila na hindi naman mananalo ang Mrs. Na. Alam mo ko ako sa kanya, back out na ako. Sayang, yung title niyang Miss Earth, charot sa yun. Hindi. Eh, try lang niya. Kasi, syempre, hindi naman porkit sinabi na hindi ka naman nanalo, ay wala ka ng, ano, kumbaga, parang ayaw mo nang, wala ka ng ganang mag-join. Kumbaga, ayaw mo nang ituloy yung laban mo. Ituloy mo lang. Kasi, mali mo, ikaw yung nakatakda. And then, pagdating doon sa Miss Universe, so medyo, ayun nga, nakikita ko na malabo. Kasi, ang pinaglalaban niya dito bilang Miss Earth, syempre yung winner, di ba, corona dapat. But tingnan natin, baka naman kasi mabago kasi ngayon, di ba, binabawi nga ng grupo ni Kun Ana, hindi naman daw totoo yung mga naglabasan, wala naman daw siya sinasabi na ganon, ayun daw ay edit lamang. So tingnan natin kung magpapanalo sila ng may asawa na, magpapanalo sila ng transgender, magpapanalo sila ng plus size beauty. And then, tignan natin, di ba? Kung totoo ang sinasabi nila. Anyway, so good luck kay Miss Catherine Espin. And then, I hope na sana manalo siyang Miss Ecuador sa kanyang bansa. Tignan natin kung siya yung ipapadala sa Miss Universe. Malapit na, o, di ba? Ang hirap. Alam mo yung from title holder ka, bababa ka, tapos join ka uli. Ay, nako. Tapos, ang dating ay hindi ka naman pala pananalunin doon sa Miss Universe. So, medyo nakakaloka nga naman kung iisipin mo. And then, para sa sumunod na chika, Miss Universe Northern California na si Kayla. Tingin mo, Mama Sam, kakabugba sa Miss Universe Philippines? To be honest, malakas naman yung laban ni Kayla talaga. At nakita naman natin na yung beauty na meron siya ay medyo kakaiba talaga. Na masasabi ko din na, oy, isa siya sa mga mainit talaga dito sa lumalaban sa Miss Universe. Alam mo yon, yung parang iba din talaga yung datingan niya. Anytime, pwede din manalo to. Marami na nagsasabi na parang gusto daw nila manalo ito si Kayla talaga dito sa Miss Universe. Beauty nando doon. Pero syempre, tignan natin kung paano niya ile-level up yung performance niya, paano siya kakabog,
So yun kasi, but bilang first timer, nakikita ko naman na talaga naman, oh my God, mukhang makakarating talaga to sa dulo ng competition. And then tignan natin yung mga pasabog niya. Beauty wise, panalo. But sabi ko nga, this is a competition, kailangan din talaga, caliber ka rin talaga pagdating sa rampahan, di ba? Communication skills niya maganda naman. And then yung beauty na ino-offer niya, winner naman. So yun na lang talaga hintayin natin sa kanya kung kakabugba ng bonggang-bongga. And then naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa latest photo ni Tara Valencia na kala mo ay isa na sa mga kandidata sa Miss Universe? To be honest, kandidato siya sa Miss Universe Philippines. And then, of course, dapat ang makikita natin sa kanya talaga yung mga pang Miss Universe na galawan na. At yun yung nakikita ko dito kay Tara Valencia. Si Tara Valencia, isa to sa nakikita kong malakas talaga na kalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Yung beauty niya talaga, sabi ko, oh my God, iba din ang beauty na meron siya. Plus yung kalibre na meron siya. Ready-ready talaga makipagpukpukan at ipakita ng Miss Baguio sa buong universe na ang Miss Baguio ay hindi lang sila basta-basta kandidata. Talagang masasabi naman natin na 3 years consistent na talagang palaban talaga ang mga taga Baguio. Actually, hindi lang 2-3 years eh. Yung mga nauna din talagang masasabi ko rin naman matitindi din naman sila, diba? And then, tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Tara Valencia caliber dito sa labanan nila dito sa Miss Universe. Syempre, medyo mataas lang yung expectation talaga sa kanya kasi alam naman natin na yung mga sinundan niya ay talagang mga gumawa ng pangalan dito sa Miss Universe Philippines. Di ba? Ayan, si Chris Nangrabides, iba din yung ipinakitang caliber noong nakaraan taon. So ngayon, mataas talaga yung expectation dito kay Tara Valencia. And tignan natin kung kakabog ang lola niya, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, mga Maria sa Miss Universe Philippines. Ang una ay si Maria Venus Ra, pangalawa naman ay si Maria Maxine Medina, at ngayon naman ay si Maria Atisa Manalo. Tingin mo, Mama Sam, hahanay kaya si Atisa Manalo sa mga Miss Universe Philippines? To be honest, si Atisa Manalo, oh my God, nakita mo yung latest picture niya na talagang masasabi ko naman, iba talaga ang Atisa Manalo. Lumalaban talaga at hindi talaga nagpapabaya sa laban niya. And then dito, sa history ng Miss Universe Philippines, may dalawang Maria na si Venus Ra na may napatunayan naman sa Miss Universe. And then si Maria Maxine Medina, nakita din natin na kung gaano din kagaling talaga sa Miss Universe. And then malay mo, si Atisa Manalo na ang susunod sa kanila. Hindi imposible na magkaroon ng panibagong Maria dito sa Miss Universe Philippines. And then nakikita naman natin yung trabaho ni Maria Atisa Manalo ay talaga namang pumapalo ng bonggang-bongga, di ba? So ako, para sa akin, kontento ako sa nakikita ko dito kay Atisa Manalo. At talagang masasabi ko, yung kalibre, yung palaban na Atisa Manalo talaga. At excited ako for Atisa kasi syempre dito pa nga lang sa simula ng competition eh, talagang paandar na isang Atisa Manalo. So hintayin mo kung ano yung mga pasabog niya sa mga susunod na laban dito sa Miss Universe Philippines. Parang feeling ko she well prepared. Parang pinaghandaan niya talaga ng todo-todo. And then siguro ang makakapagpatalo na lang kay Atisa Manalo kung hindi niya to destiny. But kung destiny niya to, sabi ko sa'yo, walang magagawa yung mga kalaban niya dito kahit pa ang tatangkad nila or ang lalaki nila or ang gaganda ng katawan nila o ang gaganda ng mukha nila. Parang ganito lang yan, Beatrice Luigi Gomez, di ba? Wala nga nagawa yung mga kalaban niya sa kanya kahit sabihin pa may napatunayan na sa international pageant. And then, ganun din si Rabia Mateo, ang lalakas din ng mga kalaban niya. At masasabi ko din naman na anytime talaga pwede naman manalo dun si Bella. Pwede naman manalo doon kung sino-sino pang mga kandidata na kilala na. Lalo na pagdating sa mundo ng industriya. Atisa Manalo, Alyza Malinaw, nandoon din. Nandoon din si Michelle Gumabaw, di ba? During time ni Rabia. Pero kay Rabia napunta. It's about the destiny of girl. Yes, dito sa Miss Universe Philippines, maraming magagaling, maraming palaban, maraming talagang mga masasabi mo na ko, nakakatakot silang kalaban. Pero iisa lang talaga yung nakikita ko sa competition.
yung destiny ng girl, di ba? And then si Atisa Manalo, matagal-tagal tong nagplano, na matagal-tagal din nating hinintay. And then why not kung siya ang ipapadala natin sa Miss Universe? Basta nandoon lang na ibigay niya yung best na laban niya. So ako, para sa akin, kung siya ang mananalo, okay na okay yon. And then kung iba naman ang mananalo, okay na okay din. Basta sasabihin ko lang na sana yung makukuha nilang Miss Universe Philippines ay kayang pantayan yung level na iniwan ni Michelle Didoon sa Miss Universe. Kumbaga, dapat mas level up pa, di ba? And then ang nakikita kong kayang gumawa niyan, to be honest, is Atisa Manalo. Sa nakikita natin ngayon, alam mo na nandoon yung determination, nandoon yung may puso yung laban niya. Kaya parang napapansin ko talagang malakas talaga ang isang Atisa dahil yung dedikasyon. Alam naman natin na ang isang trabaho, kapag hinaluan mo yan ng matinding dedikasyon na galing sa puso, nagtatagumpay yan. At yun yung nakikita ko kay Atisa Manalo. To be honest ha, marami namang kandidata na nag-e-effort. Ayoko naman maging unfair sa kanila. Maraming kandidata na talagang ginagawa nila din yung best nila. Pero kasi may mga kandidata ka talagang mararamdaman mo talaga na taos sa puso niya yung inilalaban niya. Dahil gusto niyang manalo at gusto niyang ipanalo ang bansang Pilipinas sa international pageant. Hindi naman sumali dito si Atisa Manalo para lang sa kanyang career, di ba? Sumali dito si Atisa Manalo kasi nakita mo yung purpose niya na parang gusto niya uling i-try one more time para sa Pilipinas yung laban niya sa international pageant. So yun yung nakita ko kay Atisa at yun yung naramdaman ko. At ayun yung napatunayan sa akin ni Atisa Manalo. Kaya ganito yung nasasabi ko about her. Sa ibang kandidata kasi wala akong makitang ganap, wala akong makitang pagbabago, maliban lang doon sa galing nilang magsalita, sa ganda na meron sila. Pero the rest of, ano, nakita mo na yan, lumabas sa international pageant. Yung iba naman, hindi pa naman nakaka-experience. Pero sabi ko nga, ang magpapatunay sa'yo dito, parang humawa ka sa isang kandidata, yung nakikita mo na determinasyon, yung nakikita mo may nagawa na, at nakikita mo yung trabaho niya talaga, hindi lang tsamba, kaya niya nakuha yung mga ganong posisyon. Dahil nakita mo na pinaghirapan niya, pinag-igihan niya yung ginagawa niya. At yun yung meron kay Atisa Manalo, di ba? So yun, kaya guys, tignan natin kasi hindi ko naman sinasabi na si Atisa na talaga ang mananalo, pero anytime kasi pwede din siya malusutan ng ibang kandidata. This is a game and this is a competition. At huwag natin kakalimutan yon. May nakikita man tayong malakas, may nakikita man tayong magaling, pero hindi natin sigurado na siya na nga ba ang mananalo Miss Universe Philippines for 2024. So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.